Hey there, is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Bagong pag-asa. At bawat umaga ay isang pagkakataon upang pasalamatan ng Diyos sa buhay at biyaya na Kanyang pinagkakalob sa atin. At tulad ng sinasabi sa mga awit, chapter 63, verse 1 to 3, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas, hayaan mong sa santuario ay kaya aking pagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Ayan. Sa mga oras na ito, ay batid ko pong sabik na po tayong awitan ng ating Panginoon. At bagamat man hindi tayo physical na magkakasama, ay alam ko po, nakaisa namin kayo sa aming pagsamba. Kaya naman po, awitin natin sa big sa presensya mo. Thank you.
na ito, ay narito kami sa iyong harapan. Handang ibigay ang lahat at ang aming buhay. Hayaan mo kami, Panginoon, na ibigin ka ng walang humpay tulad ng pagmamahal mo sa amin. Pagkat, Panginoon, kami ay iyong minahal, minamahal at patuloy na mamahalin. Kahit nabatid mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Salamat, O Diyos, pagkat hindi ka nagbabago at ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin. Kalakip ng aming awitin, Panginoon, ay ang dalangin ng aming puso. Kaya naman, patuloy mo itong dinggin dahil hindi kami magsasawa na ang pangalan mo ay sambitin. Mayroon lamang po sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pang man sa'king nag-iisang taglay,
be the glory. Para po sa pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoon, tunghayan po natin ang nasusulat sa Aklat ng Mateo 26, talataang 26 hanggang sa mga sumusunod. Samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo, ang tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama." At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng ulip. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pagkabasa at kakarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin. Sa iyo, Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po ay naririto kami na inyong mga anak upang muli ay sariwain at alalahanin ang inyong kamatayan sa bundok ng Kalbaryo, Panginoon, ang inyong sakripisyo sa panahon ng mga tao na punong-puno ng kasalanan, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming makasalanan, Panginoon. Nawa ay marapatin mo po ang bawat isa sa amin na maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga kalarawang ito, sa tinapay na kalarawan ng inyong katawan at sa saro na katawan na kalarawan ng inyong dugo, Panginoon, na nabuhos para sa mga makasalanan. Panginoon, nawa po, Panginoon, ang mga kalarawang ito ay hindi lamang sa araw nito namin alalahanin, Panginoon. Nawa po ang inyong sakripisyo para sa amin upang kami ay maligtas ay patuloy naming maalala sa bawat oras ng aming buhay upang kami ay manatili sa inyong banal na pastulan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghayan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagkakaloob. Ito po ang sinasabi sa Kawikaan 3:9 hanggang 10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Mayinam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw. Sidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Ay manalangin, dakila namin Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan at kalusugan na pinagkalooban sa amin. Gayun din po, Panginoon, salamat sa isang linggo na kami ay iyong kinabayan at pinagtubayan. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin po rin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala, patuloy na kalakasan, buhay na pinagkakaloob mo sa amin. Gayun din po, Panginoon, nandito po kami sa bahagi ng tithes at offering. Nawa po, Panginoon, ay pagkalinisin niyo po ang aming puso't damdamin upang sa ganun, Panginoon, sa aming pagkakaloob ay maging karapat-dapat at maging kaaya-aya kami sa iyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, nawa po ang aming malilikom ay iyong pagpalain upang sa ganun, Panginoon, ay marami kaming matulungan at mapaunlad namin ang iyong banal na Inglesia, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, salamat sa mga panahon na kami iyong pinagpala, Panginoon, sa materials, sa financial at sa spiritual. Gayun din po, Panginoon, pinagpapasalamat din po namin ang aming paghahanap buhay
na kami iyong sinamahan. Kaya po ang lahat ng ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning pong muli sa atin pong lahat. Tayo po ay tuwan-tuwa sa kabutihan ng Panginoon. At kumusta po kayo mga kapatid? Habang kayo ay nandyan po sa inyo pong mga tahanan, alam ko po na kayo po ay hindi nawawalan ng pananampalataya. Sapagkat sa buwang ito ay ito ang atin pong pinag-uusapan. Kung matatandaan ninyo, ay pinag-usapan natin yung unstoppable faith. Ito ay makikita natin sa buhay ni Pablo na kahit siya ay dumanas ng maraming kahirapan at maraming pagsubok, hindi siya sumuko, hindi siya napigilan, hindi huminto ang kanyang pananalig, paniniwala sa Diyos. At kung meron mang dahilan o kung meron mang tao na mayroong tamang dahilan sa pagsuko, si Pablo yon. Pero hindi siya sumuko. Sa pagpatuloy ng pag-uusap natin tungkol sa pananampalataya o doon sa faith that works, pag-usapan naman natin itong untroubled faith. Noong nakarang linggo, ang pinag-usapan natin unstoppable faith. Ngayon naman itong untroubled faith. Ito ay sa buhay ng mga alagad kung bakit hindi nababagabag, hindi nababahalang pananampalataya. Dahil noong panahon na yon, itong pag-uusapan natin, itong tagpong ito ay ang ating Panginoon Jesucristo ay namamaalam sa kanila na siya ay aalis, na siya ay mamamatay at iiwan sila. Ang magiging resulta noon ay mababagabag sila dahil yung kinikilala nilang leader, yung kinikilala nilang magsasalba sa kanila, magliligtas sa kanila sa pananakop ng Romano ay mawawala, mamamatay. Eh yun ang inaasahan nilang magiging hari. Natural lamang na ang mangyayari dito ay magkakaroon sila ng damdamin na hindi maganda. At ang damdamin ito ay yung tinatawag nating bagabag. Yung nato-trouble. Magkakaroon sila ng trouble sa kanilang damdamin. Sa ating buhay ay marahil ay mararanasan natin ito. Kapag tayo ay nagkaroon ng kabiguan, tayo ay nasaktan, mapapagabag tayo. At ang masakit nito ay nadadamay ang ating pananampalataya. Lahat ng dinaranas natin, nadadamay ang pananampalataya natin. Hindi kasi pwedeng paghiwalayin yung araw-araw na hanap buhay, araw-araw na ikinikilos natin sa pananampalataya. Laging kasama ang pananampalataya natin. Pag-usapan natin itong untroubled faith. Ang pananampalatayang hindi nababagabag. Okay? Sinabi na natin kanina, yung background. Haalis na ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi basta haalis. Yung mamamatay siya at ang kanyang pagkamatay ay hindi ordinaryong pagkamatay. Ang kanyang pagkamatay ay katulad ng pagkamatay ng mga pusakal, ng mga kriminal. Tapos, sinabi pa niya, naiiwan ninyo akong lahat. Meron sa inyo na itatakwil ako, meron sa inyo itatatwa ako, iiwan niyo ako. Kaya masyadong nasaktan ang mga alagad. Pero meron siyang pampalakas loob, meron siyang tagubilin. Ito ang pag-uusapan natin. Don't be troubled, ito ang pampalakas niya. Don't be troubled, I am preparing your better home. Ang sabi niya sa John 14:1-3, babasahin natin sa English mamaya, babasahin natin sa Tagalog kasi nandoon yung troubled. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag mabagabag ang inyong puso. Believe in God, manampalataya kayo sa Diyos,
believe also in me. Manampalataya din naman kayo sa akin. Okay? Don't be troubled. I am preparing your better home. Pero sinimulan niya sa ganito. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Ang sabi niya, doon sa kanyang pasimula, introduction pa lang, ang sabi niya, aalis ako, iiwan ko kayo, papatayin ako, pero huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabagabag. Ang remedy sa pagkabagabag ay pananampalataya. Kaya sinabi niya ito, let not your heart be troubled, believe in God. Believe also in me. Kasi alam na alam niya, ang gamot, ang panlaban sa pagkabagabag ay pananampalataya. Pero dito yung believe, yung salitang manampalataya sa Tagalog, hindi ito manampalataya sa kanyang existence, doon sa kanyang pag-iral, manampalataya sa kanyang persona, yung person, si Christ mismo. Kasi sabi niya, believe in God, believe also in me. So ang gamot, ang lunas sa pagkabagabag ay pananampalataya. Kaya sabi niya, let not your heart be troubled. Ito yung tinatawag natin sa ngayon, untroubled faith. Sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many rooms. If it is were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you. Kaya ganito ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Nung siya ay papaalis na, nababagabag ang mga apostol. Kasi nga ito ang inaasahan nilang tagapagtanggol. Tapos sabi niya, mamamatay ako. Siyempre mababagabag. Mawawala sila ng leader. Mababagabag ang grupo. Kaya sabi niya, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabagabag. Aalis ako ng may dahilan. Ang dahilan nito, ipaghahanda ko kayo ng bahay. Ipaghahanda ko kayo ng mas magandang kalalagayan, mas magandang tahanan, mas magandang tirahan kaysa sa tirahan ninyo ngayon. Kung mapapansin ninyo, yung verse 1, ang sabi niya, believe in God. Okay. Tapos yung God na yon, ang sabi niya, in my Father's house. Okay? Yung God na yon, yung kanyang Father na yon, merong tahanan. At doon sa tahanan ng Diyos, doon ko kayo ipaghahanda. Hindi dito. Kasi ang nasa, kaya na to trouble, kaya nababagabag ang mga apostol, ang nasa isip nilang pangako noong Misaya ay dito sa lupa, maghahari si Kristo dito sa lupa, kaya sila nag-aagawan. Mapapansin ninyo yung mga nakaraang pinag-aralan natin. Nag-aagawan sila sa posisyon. Kaya ang malinaw na sinabi niya, huwag kayong mabagabag. Aalis ako, mamamatay ako, iiwan ko kayo, huwag kayong mabagabag. Anong lunas? Pananampalataya. Tapos, mula doon sa persona, lumipat siya sa place. Mananampalataya kayo sa akin. Tapos ang sabi niya, dahil meron dakong mas maganda. Yung dakong mas maganda na yon, yung sa Father's house. Verse 3, ang sabi niya sa verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Hindi naman tayo magkakahiwa-hiwalay. Babalikan ko kayo, dahil ipaghahanda ko kayo. Ngayon, ganito ang gusto kong liwanagin. Hindi aalis si Christ para magkaroon ng construction doon sa langit. Hindi ganun yon. Kasi ganun ang kaisipan ng mga Kristiyano, na nung umalis si Christ, doon pa lamang niya itinatayo isa-isa yung bahay. Natitirhan natin, hindi ganun mga kapatid. Yung prepare dito, hindi ibig sabihin construction. O doon pa lang siya magko-construct na isa-isa, magtatayo. Eh, million tayo, tapos itatayo niya yung kawawa naman si Kristo ron. So, hindi ganun ang ibig niya sabihin dito. Ang ibig lamang sabihin dito, yung mga taong naghanda dito sa lupa,
ipinaghahanda ko din ng dakong kalalagyan. Kaya ito lunas sa pagkatrouble ng ating pananampalataya. Yung maiisip natin, yung better place, better home. Kaya kung meron man sa atin ngayon na nababagabag, namumurblema sa kasalukuyang kalalagayan natin dito sa mundong ito, at ang ating pananampalataya ay naliliglig, nasheshake, tanda natin, last Sunday, unstoppable tayo. Ngayon, untroubled. Hindi pwede tayong matrouble. Dahil, ang kaisipan natin, hindi dito nakapako. Meron tayong doon sa langit na much better kaysa dito sa lupa. Kaya mga kapatid, ganito ang pinag-uusapan natin. Huwag kayong mabagabag dahil hindi kayo dito sa lupa. Mamurblema man kayo dito sa lupa, meron naman akong iniahanda ko naman kayo, dadalhin ko naman kayo doon sa mas magandang kalalagayan ninyo kaysa ngayon. Okay? Hindi may tatanggi na mayroong talagang mga tao na mas magandang kalalagayan kaysa sa iba. Mayroong mga tao na mas aba, mas mahirap ang kalalagayan kaysa sa iba. Kaya dito, sa pinag-uusapan natin, pantay-pantay ang lahat. Tayong lahat, kay mansyon ang bahay mo dito, kay kubo ang bahay mo dito, meron tayong lugar sa langit. Kaya ganito mga kapatid, nangangamba ka ba sa kalagayan mo dito sa lupa? Ito ang lunas, pananampalataya. At yung pananampalataya na yon, maniniwala tayo doon sa nagsabi. Tanda natin, si Christ mismo ang nagsasabi nito. Na maniniwala kayo. Ibig sabihin ng maniniwala kayo, trust, manampalataya kayo, magtiwala kayo. Kung nagtitiwala ang isang Kristiyano na siya dito sa lupa ay hindi pinababayaan ng Diyos, magtitiwala siya doon sa sinabi ni Christ na mayroon pang mas magagandang kalalagayan. Sa ibang translation, ang sabi niya, in my Father's house, there are many mansions. Kaya meron tayong kanta, di ba? Yung, yun nga, in my Father's house, there's many mansions. There are many mansions. Di ba meron tayong kanta noon? Nakalimutan ko lang, pero yun ay nasa, ano yun eh? Nasa himnaryo. Nababagabag ka na ba? Kapatid, ito ang sinabi ni Lord. Huwag kang mabagabag. Originally, sinabi niya ito sa mga apostol. Pero yung mga apostol na yon, mananampalataya yon. Kung mananampalataya tayo, sinasabi din ni Lord sa atin ito, huwag kayong mababagabag. Bakit hindi kayo dapat mabagabag? Meron akong inihahandang mas maganda para sa inyo. Ayon, yung sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda ko kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ang sabi ni Kristo, hindi ito bola-bola. Totoo ito. Ngayon, ganito. Tanda natin, dito sa Juan chapter 14, ang sumulat si Juan, si John, the beloved. Pagdating ng verse 20, sinabi niya ang dahilan, yung purpose kung bakit niya isinulat ang sulat na ito. Babasahin ko sa inyo. Pakinggan ninyo.
Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Marami pang isinulat si Kristo, maraming tanda, maraming kababalaghang isinulat si Kristo, hindi nakasulat sa aklat na ito, particular yung aklat ng John. But these are written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah. Na isulat ito para kayo ay sumampalataya. Yung sinabi ni Jesus kanina, believe in me, o believe in God, believe also in me. Kaya sabi ni John, nasulat ang sulat na ito para manampalataya kayo kay Jesus na siya ang Kristo, siya ang Messiah, the Son of God. Yung sinabi niya kanina. And that, through believing you, you may have life in His name. Yung sinabi niya kanina. Kaya ganito, bakit ko sinabi itong purpose ng sulat ni John? Sabi niya doon, believe in God, believe also in me. Yun din ang sinabi ni John. Kasi isa siya sa nakapakinig noon. Kaya sabi niya, isinulat ang aklat na ito. Marami pang ginawa si Kristo. Hindi na isulat. Isinulat ito para sumampalataya kayo. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga marami ng tao ngayon, ang mas mahalaga ang material kaysa espiritual. Mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Ang ibig kong sabihin, mas nakapokus sila dito kaysa doon sa pangako. Hindi naman masama yon. Kasi nga, pinag-aralan nga natin, meron tayong bright future. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi tayo para dito. Kasi kung talagang para dito tayo, mababagabag at mababagabag talaga tayo. Araw-araw, mamumurblema tayo sa kakainin, sa titirhan, sa idadamit, gagastusin. Hindi masama yon. Pero kung nakapokus tayo dun sa sinabi ni Kristo, I am preparing a better home for you. Don't be troubled. Don't be troubled. I am the way, the truth, and the life. Okay. Sinabi na niya yung pupuntahan. Home for you. Sinabi na niya ang pupuntahan. Ngayon, ganito, para magkaintindihan tayo. Kapag tayo ay mayroong pupuntahan, ang iniisip muna natin, pupunta ako sa ganitong lugar. Pag naisip na natin kung saan tayo pupunta, paplanuhin natin ang daan, yung pinakamalapit na daan, pinakakumbinyenteng daan, pinakamaluwag na daan para tayo makarating doon sa destination. Okay, ganito ang sinabi ni Kristo. Alam na ninyo kung saan kayo pupunta. Ito ngayon. And you may know the way where I am going. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo doon. Paghanda na, babalik ako, kukuhanin ko kayo. At alam ninyo ang daan patungo doon. Okay. Ito si Thomas. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Hindi namin nga alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan. O, totoo nga naman, kahit tayo. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Hindi mo alam? Ako yung way. Ang tinutukoy ni Thomas, way. Dinagdagan pa ni Christ. Sabi niya, way, truth, life. Ang inahanap lang naman kasi ni Thomas, yung literal na, ano bang daan papunta doon? Kasi sabi niya, alam naman ninyo ang daan. Don't be troubled, I am the way. Huwag kayong mabagabag. Sinabi ko sa inyo na manampalataya kayo sa akin, sinabi ko sa inyo ang destinasyon, langit na bayan. Ngayon, huwag na kayong mabagabag kung paano kayong makakarating doon dahil makakarating kayo doon through me because I am the way.
I am the way. Kaya kung ang isang Kristiyano, naintindihan lamang niya ang kanyang pinaglilingkuran na siya yung way. Alam niyo yung way, hindi lang yung way papunta sa langit. Siya ang way ng lahat. Siya ang daan. Kung may problema ka, siya ang daan. Kung meron kang pinagdaraan ng mahirap sa buhay, dapat siya ang paraan. Siya ang lunas. Siya yung buhay, life. Itong life na ito, hindi yung hininga. Ito yung buhay natin, hindi masaya kung wala siya. Kaya kung hinahanap ni Tomas, yung daan patungo doon sa sinasabi niyang destination, ang sabi niya, magmula doon sa destination, sinabi niya, ako yun, ako. Ako ang makapagdadala sa inyo doon. Naintindihan natin yung mga kapatid, si Kristo ang makapagdadala sa atin sa magandang buhay. Anuman ang ginagawa natin sa buhay, basta ang focus natin ay langit, tutulungan tayo ni Kristong matagpuan ang katotohanan at ang buhay. Dahil siya ang daan. Okay? Nababagabag ka ba? Natotrouble na ba? Naliliglig na ba ang pananampalataya mo? Wag! Meron tayong way, truth, and life. Si Christ yun. Ay, pastor, nasasabi mo lang yan kasi 7 months. Okay, buhay ka? Opo, tinan mo, hindi ka namatay, 7 months. Ibig sabihin nung 7 months na yun, kung hindi ka kumain, patay ka na ngayon. Kasi 7 months. Buhay tayo, di ba? Kasi nga, sinasabi ni Kristo dito, huwag kayong mababagabag, ako yung way. Kung kani-kanino kasi tayo lumalapit, kung sino-sino ang nilalapitan, kung kani-kanino nagtitiwala, kung kani-kanino ang kinakapitan. Pero sinabi na niya, ako ang way. Eh talaga, totoo yan mga kapatid. Kapag iba ang nilapitan natin maliban kay Kristo, nakatitiyak ako ang dulo panganib, ang dulo kabiguan, ang dulo luha, tapos ang sisihin ang Diyos. Sasabihin, Lord, bakit niyo po ako dinala sa kalalagayang ito? Hindi kita dinala dyan. Ikaw ang nagpunta dyan. Tinuro ko na sa'yo. Sabi ko sa'yo, manampalataya kayo sa akin dahil ako ang daan. Hindi ka nakinig sa akin. Ikaw ang pumunta dyan. Kaya bumalik ka, anak. Bumalik ka. Balikan mo ako. Yun ang sinasabi dito. Lord, bakit po ako umiiyak ngayon? Hindi kita pinaiiyak. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na ikaiiyak mo. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong mabagabag, manampalataya kayo sa akin. Kaya naman, pangatlo, don't be troubled. The God, the Father, inano ko lang ito kasi wala namang ganitong mga ano sa Bible, ano, yung God the Father, God the Son, walang ganyan. Sabi niya rito sa verse 7 hanggang 11. If you had known me, you have known my Father also. Bakit niya sinabi 'yon? Babalikan natin, ha? Tingnan niya. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ngayon, binanggit niya yung Ama. Okay. If you had known me, bakit niya sinabi ito? Kasi sabi niya ni Tomas, if you had known me, you have known my Father also. From now on, you do know him and you have seen him. Nakakalito ito. Magmula ngayon,
nakilala niyo na siya, nakita niyo na siya. Sabi ni Philip, kanina si Tomas, ito naman si Philip. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Manampalataya kayo sa Ama, manampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng Ama, maraming tahanan. Ngayon, ako ang daan patungo sa Ama. Sabi ni Philip, ay pakita mo sa amin yung sinasabi mong Ama. And Jesus said to him, I've been with you so long and you still do not know me. Philip, katagal-tagal mo na akong kasama, Philippe, hindi mo pa ako nakikilala. Whoever has seen me has seen the Father. Nakita mo na ako. Opo. Oy, nakita mo na ang Ama. Bakit sasabihin mo pa sa akin na ipakita mo sa akin ang Ama at okay na yun sa amin? Tama na yun. Enough na yun. How can you say, show us the Father? Ito ang ibig kong sabihin. Don't be troubled. Ako at saka ang Ama, yung God the Father and God the Son is for you. Kami, pag naramdaman nyo yung pag-ibig ko, yun ang pag-ibig ng Ama. Pag nararamdaman ninyo ang pag-ibig ng Ama, yun ang pag-ibig ko. Dahil lang nakaramdam, nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaming dalawa, tatlo pa nga yan, pati Holy Spirit. Kami, ang kasama mo, huwag kang mabagabag. Yung isa lang, one is enough. Eh, tatlo, paano pa tayo mababagabag? Kaya nga, pagtuloy-tuloy ang ating pagbasa, makikita naman natin sinabi niya, ipadadala ko sa inyo ang mang-aaliw, ang Holy Spirit. Mang-aaliw? Anong ibig sabihin ng mang-aaliw? Hindi ka na malulungkot. Kung malungkot ka man, mayroong tagapayo. Yun ang Holy Spirit. Don't be troubled. Dahil mahal tayo ng Diyos, iniligtas tayo ni Kristo, ano pa ba ang kulang sa atin? Verse 10, tinan niyo yung verse 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya kayo na yung Father nasa akin at ako nasa Father. Kung ayaw ninyong maniwala sa persona, maniwala kayo doon sa miracle na nakita ninyo. Wala bang miracle ang Diyos sa buhay natin? Mamulat ka lang sa isang umaga. Bumangon ka lang sa isang umaga. Oh God, miracle ito. Hindi naman ako masyadong matanda kaysa sa inyo. Pero marami na akong kaklase, elementary, high school, seminary, marami na akong kaklase. Ayun, nasa Father's house na. Marami na akong kaklase na nauna na sa akin. Kaya mapalad ako, buhay ako. Kung mamamatay ako, okay. Bakit? Mayroong much better home for me. Kaya ang sinasabi dito, huwag kayong mababagabag. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon. Siya lahat ang mayroong control. Titingnan natin ha. Untroubled faith. Don't be troubled. It's all
under control. It's all under control. Nakakapanood kayo ng mga movies na tungkol sa mga military. Hindi ba kapag meron silang ni-raid, tapos tumawag yung team leader, sabi niya, it's all under control. Ibig sabihin, wala nang panganib. Wala nang panganib. Wala na pong panganib, mga kapatid. Huwag na tayong matrouble. Huwag na nating ligligin, lituhin ang pananampalataya. It's all under control by God, by Christ. Ganito, what are you afraid of today? Ano bang bumabagabag sa iyo ngayon? Anong kinatatakutan mo ngayon? If you will come to Him, and the Lord can and will replace your fear with His precious peace, have faith in Him. Kung ano man ang kinatatakutan, kinababagabag ng buhay mo ngayon, si Kristo ang way. Kaya niyang palitan ang iyong takot, ang iyong bagabag ng mahalagang kapayapaan. Pero verse 1, sabi niya, have faith in me. What do you trust in to take you to heaven? Ano ba ang pinagkakatiwalaan mo para ikaw ay mapunta sa langit? Yaman? Ganda ng buhay? Talento? Hindi yun. Si Kristo lang ang makapagliligtas. Siya ang nagsabi, believe in me, believe in God, believe also in me. Because I am the way, the truth, and the life. Walang makapagdadala sa atin sa langit. Si Kristo lang. And that is the faith that works. Yung faith, yung pananampalatayang nakikita. May pinatutunayan. Bakit? Kahit anong mangyari sa buhay natin, untroubled ang faith natin. Patuloy tayong umaawit, patuloy tayong nagpupuri, patuloy tayong naglilingkod. At lagi nating sinasabi, nasa kamay ako ng Diyos. Hindi mababagabag, hindi maaabala ang pananampalataya ko. Hindi mababago ng sitwasyon ang pananampalataya ko. Hindi magigiba ng mga pangyayari sa buhay ang pananampalataya ko. Hindi kailanman mababagabag ang pananampalataya ko. Tayo manalangin. Ang sarap po ninyong magmahal. Salamat, Panginoon. Dahil dito sa lupa, kampante kami na Ikaw, tiwala kami na Ikaw ang Diyos na nangangalaga, nagmamalasakit sa amin. Hindi lamang yung Panginoon. Mayroong pang langit na bayan na naghihintay sa amin. Hindi po namin kayang sukatin ang pagmamahal na ito. Kaya tama lamang, Panginoon, na hindi po kami dapat mabagabag. Hindi po dapat magiba ang pananampalataya po namin dahil lamang sa mga pangyayari sa buhay. Lalo pa nga itong napapatunayan, lalo pa nga itong tumitibay dahil nalalagpasan po namin ng mga pagsubok dahil po sa lakas na nanggagaling po sa inyo. Muli po, Panginoon, inilalapit po namin ang bawat isa sa aming po mga kapatid. Lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga tao ngayon, bigyan niyo po kami ng assurance, ng matatag na pananampalataya upang sa magkagayon, hindi po kami matinag, hindi po kami mapagabag sa mga pangyayari. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y muli manalangin. Sa iyo ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po ay lumalapit kami at dumudulog sa inyong banal na harapan.
para po sa kabuuan ng iglesia sa dakong ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pong ibigay ang patnubay, pag-iingat sa bawat isa rito sa inyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Panginoon, para po sa bawat pamilya ng iglesia ng ito, Panginoon, dalangin po namin sa mga pamilya na nagdadaan sa kahirapan ng buhay, Panginoon, kahirapan ng paghanap ng kanilang ikabubuhay, Panginoon, sa mga pamilya na dumaranas ng pagkakasakit, Panginoon. Dumadalangin po, Panginoon, na ibigay mo po sa kanila ang inyong kaawaan, Panginoon. Patuloy mo po silang kalingain sa panahong ito, Panginoon, na alam niyo po na higit na kailangan nila ang inyong awa, Panginoon. Ibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Patuloy nawa po silang lumakas, hindi lamang sa physical na kalalagayan, sa halip ay masigit sa spiritual, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga pamilya na nakakaranas naman ng kaginhawahan, ng kaalwanan sa buhay, nawa po, Panginoon, na ipatuloy mo silang gamitin upang maging daluyan ng inyong pagpapala para sa masigit na nangangailangan. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang aming mga kabataan, ang member ng priest team, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy sila nakakasumpong ng kalakasan ng kanilang mga pananampalataya. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo silang patnubayan, Panginoon. Patuloy silang maglingkod sa inyo na may kagalakan. At patuloy mo pong papag-alabi ng kanilang mga pananampalataya upang ang kanilang kasipagan sa paglilingkod sa inyo ay patuloy na mangyari, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mahal na pastor. Nawa po, Panginoon, ay ibigay mo sa kanya ang kalakasan, kalusugan ng kanyang pangangatawang, Panginoon. Alam niyo po na sa panahon ito ay masigit na kinakailangan namin siya ng mga miyembro ng iglesyang ito dahil siya po ang ginagamit niyo na patuloy na maging daluyan ng inyong mga salita, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo po siyang ingatan sa puno ng kanyang pamilya, Panginoon. Panginoon, sa sandaling ito ay muli ay hinihiling namin na patnubayan mo po at kalingain. Patuloy na palakasin ang iglesyang ito, Panginoon, na alam niyo po na ang bawat isa ay patuloy na nananabik na sa panahon na kami ay muling magkasama-sama. At umaasa po kami at alam po namin na ito ay mangyayari sa panahon na inyong inilalaan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapala, ngayon, doon, sa mga pag-iingat sa inyo, pagkakatisod, at sa inyo ay makapag-aharap na walang kapintasan, na may galak sa kanyang harapan ng kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan mula nung unang kauna-unahang panahon at ngayon at magpa sa walang hanggan. Siya nawa.